Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 16 to 22, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Capricorn. What is coming to you this week? September 16 to 22. Oy, strength. Maaring palalakasin nyo ang inyong sarili, patatatagin ninyo. Strength and stability, endurance, stamina. O yung iba sa inyo, mag-exercise na kayo. O yung iba naman, talagang may mga activities kayo that is going to give you physical strength. Yes, that's very important. Magical powers. Oh, meron din kayong kakayanan na ma-manifest nyo yung mga goals ninyo, yung mga gusto nyo sa buhay. I think you have this, meron kang certain abilities. Pwedeng you are, meron kang gifts, no? Spiritual gifts na pwede mong magamit. Okay? In manifesting your goals, your dreams, or imagination. You are going to be more creative ngayong week na to. Marami kang talents and skill set na pwede mong i-develop pa. You can also, kung mahilig ka talaga magnegosyo, pwede mong gawing negosyo to. But for some of you, ito yung parang outlet mo eh, na let's say, painting, drawing, writing, journaling, anything that you can express yourself, no? Outside your work, outside your responsibilities. So kumbaga ito yung me time mo, and at the same time mas nagiging creative ka. Yan, pwedeng susubok kayo na mag-paint or magkaroon ng isang libangan na magagamit nyo ang inyong pagiging malikhain. Okay? So, your overall energy, the Ten of Cups. Wow! There is happiness, fulfillment. So, kung kayo'y meron ng sarili nyong pamilya, so, this is stability in your home life, your family life. If you have a romantic partner, iba sa inyo, masaya na kayo sa inyong mga partners. Ayan. Fulfillment yan eh. So, yung iba sa inyo, you are fulfilled in your own way, in your own right. So, your challenge, the Six of Cups. Okay, so, maaring may challenging situation from the past. Okay, can be a romantic relationship or from a family member na matagal mo nang hindi nakakausap, tapos magre-reach out sa'yo kasi meron pala siyang problema. Iba sa inyo pwedeng anak. Kasi Six of Cups is energy of a child. Parang babalikan, no? Babalikan mo yung nakaraan. That can be a challenge. So, let's see your opportunity, the Elder of Wands. This is exploration. So, may opportunity ka na mag-explore. Pwedeng literally exploring the world, exploring nature, pwede ring exploring your imagination, your creativity. So, ang energy rin ng Elder of Wands is someone na mahilig sa negosyo. So, yung iba sa inyo, maaring may opportunity kayo na makapag-negosyo, may mga bago kayong business ideas na susubukan. Pagdating naman sa sa trabaho nyo, meron din kayong leadership role na opportunity. And I also see you na mas mag-explore pa ng ibang option mo sa trabaho. Sa career, sa business. Your blessing is the Six of Swords. Oh, you are moving on. You are moving to a calmer direction. Six of Swords kasi galing siya sa isang conflict, sa isang problema. And finally, no, nakakaalis na siya sa ganong situation. So, kung ano man tong challenges na
bilangan ninyo before, Capricorn. Ngayong week na to, this is you moving on, moving forward. And you know what? Kung kayo ay mas magiging grateful sa blessings ninyo, mas lalo kayong mabibless kasi na-appreciate nyo kung ano yung meron kayo. Money, career, finances. We have the Two of Wands. We have the Ten of Swords. And the Star. Okay. I feel like you are following your dreams, your goals, Capricorn. You are leaving a situation. Meron ka nang iniiwanang situation sa career, trabaho, business that is no longer serving your highest good. Nagbigay lang to sa'yo ng stress kasi may nag-open na ibang option sa'yo ngayon. Okay? This is very promising kasi ano to eh, parang ito yung katuparan ng pangarap mo. Oo. So, pwede talagang may creative ideas kayo ngayon na makakatulong para sa bago nyong ipupursue na trabaho, business, career, ano man to na will help you grow your finances. So, sa inyo namang love life, yung mga interesado dyan. Ten of Wands. You have the Eight of Wands. Puro action to. Hierophant. Okay. Some of you, kung kayo'y kasal na, I see someone here na maaring burdened. Yung parang ang daming responsibilities sa family, sa asawa, sa mga anak. So nakakapagod, no, Capricorn? Parang kailan ba matatapos yung responsibilidad na yan, no? But it just keeps ongoing kasi you're still here. Malakas ka, kayang-kaya mo i-handle. If you're single, I see na maaring naghahanap ka ngayon ng person na yung talagang seryoso na. You're not here for yung mga, you know, just getting to know each other and then dating, ganyan. Gusto mo na may substance yung person na makikilala mo or someone na iko-commit mo yung sarili mo. Someone who can provide for you, someone na maasahan mo, na although independent ka in your own right, no? Pero gusto mo rin ng kapartner talaga na tipong hindi lang ikaw yung bubuhat sa kanya. So, magbubuhatan kayo. Oo. So, something that is a very serious commitment. Yun yung gusto mo sa isang relationship. So, yung iba naman na, you know, boyfriend, girlfriend, I feel like, ano, nagpe-prepare kayo for your marriage in the future. Kaya ngayon, marami kayong mga inaasikaso. I feel like you are both busy sa kanya-kanya niyong trabaho, kanya-kanya niyong career. Oo, to prepare for a very serious commitment. You are going within. Ine-examine mo ang iyong sarili. You are reassessing your situation. If you are happy, if ano yung magpapasaya sa puso mo, saan ka mas magiging fulfilled. O, yung iba sa inyo, may romance na kasama talaga. You are appreciated by your person if you are in a relationship. Wow, healing. Look at that. Yung iba sa inyo, may fertility. So, possible, no, if you are sexually active, possible na may dumating na baby on the way, but if you're not yet ready, you have to be careful, okay? So, some of you are also healing relationships in the past, okay? When I say healing relationships, it doesn't mean na magkakabalikan kayo, no? It only means na you are moving on, you're moving forward, wala ka ng galit, na natitira. Parang, ano, okay na sa'yo, no? Tapos na, ganun. Diba? Oh. Capricorn, you already have all the answers. Nasa sarili mo, you will find it in your heart. Whatever answer you are looking for, ano man tong hinahanap mo kasagutan sa tanong mo. Okay? Alam mo yan, no? May guide. Kasi tinan mo siya, nakatingin siya dito sa mapa.
Pero andun yung mga stars, andun yung moon, andun may mermaid dito, na ayun yung mga signs na look this way, andito kami, andito yung path, andito yung direction na dapat mong tahakin. Okay? So, pay attention sa mga synchronicity, sa mga signs na pinapakita sa'yo. Okay? Dahil nandun yung sagot. It's within your heart as well. So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!